Sinabi sa alamat na mayroong isang malaking isda na nagkatawang tao mula sa mga kaluluwa ng mga nalunod na tao. Ginamit ni Edward ang kanyang singsing sa kasal upang mahuli ang isda na ito, upang ipagdiwang ang pagsilang ng kanyang anak na lalaki. Binitawan ito ni Edward at pinakawalan. Ito ang kwentong narinig ni Will sa loob ng 20 taon. Malinaw na ang kanyang ama ay isang normal na lalaki. Gusto niyang pag-usapan at ipagyabang sa lahat ito, kahit sa araw ng kasal niya. Hindi rin niya nakalimutan na banggitin ang malaking isda. Nakaramdam siya ng sobrang hiya sa harap ng lahat. Isang gabi sa buong buhay mo, na ang sansinukob ay hindi umiikot sa paligid ni Edward Bloom. Paano mo hindi maintindihan? Humihingi ako ng paumanhin kung napahiya kita, sabi ng ama. Ay may malubhang karamdaman kaya't nagpasya siyang umuwi kasama ang asawa. Sa kwento, ang kanyang ama ay nakalaan na maging pambihira mula sa kanyang pagsilang. Lumipad siya palabas ng sinapupunan ng kanyang ina na parang isang isda. Matapos niyang lumakit na narinig na mayroong bruha sa bayan, nagsimula siyang makakita. Walang nang-ahas na lumapit sa bahay ng bruha at siya lamang ang matapang na lumapit. Sa salaming mga mata ng bruha, nakita niya ang kanyang sariling kamatayan. Ngayon alam niyang hindi na mabubuhay ang kanyang ama. Natatakot siyang hindi siya magkaroon ng pagkakataong maunawaan ang tunay na sarili ng kanyang ama. Gusto ko lang malaman ang totoo sa likod ng kwento mo tungkol sa mga kaganapan at sayo, sabi ni Will. Ang kanyang ama ay nanirahan pa rin sa kanyang sariling mundo. Nang siya ay nagkaroon ng bulutong tubig at kailangang manatili sa kama, dumating ang kanyang ama upang magkwento sa kanya upang aliwin siya. Kaya't kailangan niyang humiga sa kama upang magpahinga ng 3 taon. Sa libro, nakasulat na ang goldfish na itinaas sa isang aquarium ay magiging maliit na isda. Sa paglipas ng panahon ay naging binata din siya. Ang panitikang Amerikano ay palaging nasa tuktok, isang tanyag na tauhan sa bayan. At kinilala niya ang isang matangkad na halimaw at kinausap, "Bakit mo sinasayang ang iyong oras sa maliit na bayan? Malaking tao ka, dapat nasa malaking lungsod ka," sabi ni Will. Mayroong 2 mga landas pagkatapos makalabas sa bayan. Ang isa ay isang malaking bukas na kalsada, ang isa ay isang madilim na kalsada sa kagubatan. Dahil sa pag-usisa, pinili ng kanyang ama na dumaan sa maliit na kalsada. Natuklasan ng kanyang ama ang isang lugar na pangarapin ang bayan ng Specter. Naglakad ang lahat ng nakapaa sa malambot na damo. Mainit siyang tinanggap ng alkalde at ipinakilala sa kanya si Norder. Si Norder ay isang makata. Para siyang ama, maraming taon na ang nakalilipas ay umalis siya sa kanyang bayan at naligaw dito. Nabuhay siya ng napakasayang buhay dito at 12 taon siyang sumulat ng 3 talata. Ang damo kaya berde, ang langit ay asul, ang multo ay talagang mahusay. Sa pag-iwan sa kanyang ama upang manatili, hinubad ng dalaga ang kanyang sapatos at isinabad sa gate ng bayan. Kaya napagpasyahan pa rin niyang iwan ang Specter. Bago umalis, nagsisi pa rin ang anak na babae ng alkalde. "Ay pangako mo sa akin na babalik ka? Ipinapangako ko, balang araw kung kailan talaga ako dapat," sagot niya. Naglakbay siya ulit kasama ang higante at enkapunta sila sa mga ilaw ay makulay at napakasigla. Ang hitsura ng higante ay sinakop ang namumuno sa Sir Cove. Kaya't sinabi niya sa madla na maghiwalay pagkatapos ay akitin ng higante na manatili. Sa sandaling ito, ang kanyang ama sa karamihan ng tao, nakita niya ang kanyang ina. Isang sulyap, alam niyang ito ang pag-ibig ng kanyang buhay. Nang magsimula ulit ang uptime, dahil upang makakuha ng balita tungkol sa minamahal niya, ang kanyang ama ay nagtrabaho ng libre sa Sir Cove sa loob ng 3 taon. Natatakot ang pinuno ng koponan na aalis siya, kaya sinabi niya lamang sa kanya ang isang piraso ng impormasyon tungkol sa kanyang ina. Unti-unti, nalaman ng kanyang ama na ang pamilya ng kanyang ina ay napakayaman. Hindi inaasahan, sa daan, nakatagpo siya ng isang lobo. Napakabait ng kanyang ama, kaya't hindi niya hinayaang pumatay ito ng mga kasamahan niya. Bukod dito, naglaro siya ng pick ng log dito buong gabi. Dahil pinasalamatan siya para sa pagligtas ng kanyang buhay, sinabi niya ang totoo. Ang pangalan ng kanyang ina ay Sandra at nag-aral siya sa Auburn University. Sa panahon ng klase ng kanyang ina, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pisara. Sa campus, lumitaw ang ulap ng pagmamahal. Nang magising ang kanyang ina ng madaling araw, ang labas ay puno ng mga daffodil na kailangang hanapin ng kanyang ama saanman. "Sinabi ko na sa iyo na ito ang tanging paraan upang mapakasalan ako ng aking asawa," sabi ng kanyang ama. "Pero hindi mo man lang ako kilala," sabi ng kanyang ina. "Mayroon akong natitirang bahagi ng aking buhay upang malaman," sagot nito. Nakikita ang fiancé na binugbog ng magaspang ang kanyang ama. Desidido ang kanyang ina na ibalik ang singsing sa kasal at makasama ang kanyang ama. Ngunit pagkatapos ay kasal, ang kanyang ama ay kailangang sumali sa militar. Sa harap na linya ay palagi niyang namimiss ang kanyang ina. Tumakbo siya palayo kasama ang isang pares ng entwine na mga kapatid na babae na kontrolado ng kaaway. Hindi siya matagpuan kaya inanunsyo nila ang sertipiko ng kamatayan sa bahay. Hindi inaasahan, 4 buwan ang lumipas, bumalik siya na parang isang himala. Sa bangko, nakita niya ulit si Norder. Kaya ngayon dumating siya upang magnakaw ng isang bangko at kasama ang anyang ama. Nalugi ang bangko kaya't nakakuha lamang ng 400. Mahal ng kanyang ama si Norder kaya't sinuri niya ang sitwasyong pang-ekonomiya para sa kanya. Kailangan kong pumunta sa Wall Street, nandoon ang pera. Kaya, dinala ni Norder ang regalo ng kanyang ama sa Wall Street. Nang kumita siya ng 10 milyong dolyar, bumalik si Norder upang bigyan ng kanyang ama ng 1 milyong dolyar. Kaya ginamit ng kanyang ama ang perang iyon upang bumili ng bahay na may puting bakod. Unti-unting nagkaroon siya ng magandang buhay kagaya ng paglaki ni Will. Si Will ay ikinasal at nagkaroon ng sapat na mga kwento na binubuo ng kanyang ama.
mabuti, masama, lahat, upang ipakita sa akin kung sino ka para sa isang beses, sabi ni Will. Wala na ako kundi ang sarili ko simula ng araw na ako ay ipinanganak at kung hindi mo makita kasalanan mo yan, hindi akin, sabi ng ama. Tumalikod si Will at umalis nang walang sinabi. Ngunit nang nililinis niya ang pool, bigla niyang nakita ang isang malaking isda na lumalamoy. Tila sinabi nito sa kanya na hindi nagsisinungaling ang kanyang ama. Sa araw na iyon, nilinis ni Will at ang kanyang ina ang warehouse. Ang kanyang ama ay hindi nais na sabihin sa kanya at hahanapin niya ito mismo. Sa pamamagitan ng sale paper na tagpuan niya ang isang babae iyon ang anak na babae ng alkalde ng Specter. Ngunit sinabi ng anak na babae, dalawang beses lamang dumating ang kanyang ama dito sa kanyang buhay. Minsan iniligtas ang kanilang bayan. Ang kanyang ama ay walang pera ngunit subukang kumbinsihin ang ibang mga tao na may pera upang makatulong na bilhin ang bayan. Pagkatapos, ang anak na babae ng alkalde ay maaaring manatili sa kanyang bayan. Itinagtapat din ng anak na babae ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama ngunit ang kanyang ama ay palaging napakatapat. In love ako sa asawa ko, mula sa unang araw na nakita ko siya hanggang sa araw na mamatay ako, siya lang ang, sabi ng ama. Nang makauwi siya sa bahay, walang laman ng bahay, ang kanyang ama biglang nagkasakit at kinailangan dalhin sa ospital. Tinanong siya ng doktor kung alam niya ang kwento ng araw na siya ay ipinanganak. Tumawa si Will at naalala ang kwento ng malaking isda na matagal na niyang alam. Sinabi ng doktor ang totoong kwento. Maagang nagsilang ang kanyang ina at dinala sa ospital ng isang kapitbahay. Ang kanyang ama ay abala sa kanyang trabaho kaya't hindi siya nakapunta sa oras na iyon na nagparamdam sa kanya na may kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit nilikha niya ang isang mahusay na alamat na may isang kahulugan ng pag-asa para sa kanyang kaarawan. Ganyan ang tatay niya ang kanyang buong buhay ay mahirap ngunit palaging nanatiling maasahin sa mabuti. Ginawa niya ang lahat ng mga paghihirap sa isang mitolohiya upang dalhin ang init sa mga tao sa paligid niya. At sa kwento ang lahat na lumitaw ay hindi katang-isip, silang lahat ay mga taong tinulungan ng kanyang ama. Ang halimaw ay andoon at andoon din ang kambal na kapatid na babae. Nariyan din ang Makata, si Norder. Nagpunta silang lahat sa libing ni Edward upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang ordinary ngunit napakamakabuluhang buhay. Bago namatay ang kanyang ama, napagtanto ni Will ang kanyang konsepto ng buhay. Kaya't napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang kwentong iyon, isang matapat at maasahin sa mabuti tulad ng kanyang ama. Tumakas siya mula sa ospital at dinala siya sa tabi ng lawa tulad ng isang bayani, come away sa lahat. Nakita siya ng lahat na may ngiti, hindi kalungkutan. Ang kanyang ina ay nakatayo sa lawa at naghihintay sa kanyang pagdating na kunin ang singsing.